Magandang araw mga bata. Ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng ikaapat na markahan. At para sa linggong ito ay may panibagong kwento at aralin sa gramatika tayong pag-aaralan. Handa na ba kayong tuklasin ang mga ito? Kung handa na ay simulan na natin! Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang ayos ng pangungusap. Ano nga ba ulit ang pangungusap? Okay, kapag sinabing ang pangungusap, ito ay maaaring isang salita o lipo ng mga salitang nagbibigay ng isang buong diwa. Ito ay laging nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Okay? May dalawang bahagi ang pangungusap. Ito yung tinatawag nating simuno at panag-uri. Okay, yung simuno ay yung subject. Ito yung paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. At yung panag-uri naman, ito yung predicate na bahagi na naglalarawan o nagsasabi tungkol sa simuno. Okay, nagbalik-aral lamang tayo sa bahagi ng pangungusap dahil yan ay may kinalaman sa ating aralin ngayon na tinatawag nating ayos ng pangungusap. Okay? May dalawang ayos ng pangungusap. Ito yung tinatawag nating karaniwan at di karaniwan. Magsimula tayo sa karaniwan. Kapag sinabing karaniwan, ay ito ang pangungusap na nauuna ang panag-uri. Uulitin ko, nauuna sa ayos ng pangungusap na ito ang panag-uri. Okay? Ito ay tinatawag ding tuwid na ayos ng pangungusap. Okay? Again, nagsisimula ito sa panag-uri. Halimbawa, tahimik si Amelia. Okay? Ang panag-uri dito ay yung tahimik at ang simuna ay si Amelia. Kung mapapansin ninyo, ang pangungusap na ito ay nagsimula sa panag-uri dahil ito ay karaniwang ayos ng pangungusap. Sumunod, maligayang namuhay ang mag-anak. Okay? Nagsimula rin ito sa panag-uri. Ang panag-uri dito ay maligayang namuhay. Okay? At ang simuno ay yung ang mag-anak. Uulitin ko, kapag karaniwan, ito ay tuwid na ayos ng pangungusap na kung saan nagsisimula ito sa panag-uri. Kapag naman sinabing di karaniwan, ay nagsisimula ito sa simuno. Okay, tinatawag natin itong baliktad na ayos ng pangungusap. Ang simuno ay dinurugtong sa pamamagitan ng pangungnay na ay. Okay? Ang mga pangungusap na ito ay makikitaan ninyo ng ay. Okay? Halimbawa, si Amelia ay tahimik. Ang mag-anak ay maligayang namuhay. Parehas silang nagsimula sa simuno. Okay? Naintindihan ba? Kaya tinawag na karaniwan ito yung nagsisimula sa panag-uri dahil yan ang madalas na nababanggit ng mga Pilipino kapag gumagawa tayo ng pangungusap or kapag nakakapagsabi tayo ng pangungusap, madalas ay nauuna sa atin yung panag-uri. Like, kumain ka na ba? Naglalaro ang mga bata, naglalaro ang pinsan mo. Okay? Madalas nagsisimula sa panag-uri. Kaya ito yung karaniwang pangungusap. Okay, sa Filipino. And hindi karaniwan kapag nagsisimula sa simuno dahil hindi naman yan yung madalas nating nababanggit. Di ba? Alangan, madalas nating nasasabi yung naglalaro ang iyong mga pinsan. Hindi naman, ang iyong mga pinsan ay naglalaro. Okay, kaya siya tinawag na karaniwan at di karaniwan. Karaniwan kung nagsisimula sa panag-uri at di karaniwan kung nagsisimula sa simuno. Okay? Tingnan natin kung naintindihan ninyo ang aralin natin para sa linggong ito. Sa ating pagsasanay, tutukuyin niyo lamang kung karaniwan o di karaniwan ang mga pangungusap na ito. Una, itatayo sa lupaing ito ang bagong paaralan. Ito ba ay karaniwan o di karaniwan? Just write K or DK. Number two, ang bawat aksyon ay may katapat na konsekwensya. Number three, binubuo ng malalaki at maliliit na pulo ang bansang Pilipinas. Number four, ang pangarap ng Mang Tony ay makatayo ng sarili niyang talyer. Number five, si Vilma ay nakaipon na ng sapat na pera para sa kanyang bagong negosyo. Okay, isulat lamang ang K at DK sa pagsasanay na ito.
Okay, tingnan naman natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, kung mapapansin ninyo, ito na ang mga kasagutan. Okay, number 1K dahil ito ay nagsimula sa panaguri. Number 2DK, nagsimula sa simuno na ang bawat aksyon. Number 3, karaniwan ulit, nagsimula sa panaguri. And number 4DK, ang dahil nagsimula sa simuno, itong ang pangarap ng Mang Tony. And number 5, nagsimula ulit sa simuno, si Vilma, kaya ito ay di karaniwan. Uulitin ko, K kung nagsisimula sa panaguri at DK kung nagsisimula sa simuno. Okay? Naway naintindihan ninyo ang ating aralin at marami kayong tamang kasagutan sa ating pagsasanay. Para sa inyong takdang aralin sa kwento, nais kong basahin ninyo ang kwentong May Iisang Mensahe mula sa pahina 269 hanggang 271. At matapos ninyong basahin at unawain ang kwentong ito, gawin ang pagpapahalaga page 274. Okay, para naman sa gramatika, gawin ang gawain A page 276. At para sa gawain natin bukas, maghanda kayo ng whiteboard, whiteboard marker, bond paper at kagamitan sa pag-uhit. Bukas sasabihin ko kung bakit nyo kinakailangan ang mga kagamitang ito. Uulitin ko ang mga takdang aralin ninyo sa kwento, pagpapahalaga, sumulat ng panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas at ng buong mundo. Sundin ang tamang pagsulat ng panalangin, yung acts, adoration, confession, thanksgiving, then supplication. Okay? Para sa supplication, nais kong hilingin ninyo or isama ninyo sa panalangin ninyo ang kapayapaan ng Pilipinas at ng buong mundo. Isulat dito ang inyong panalangin. At sa gawain A, isulat ang K kung karaniwan ang ayos ng pangungusap at DK kung di karaniwan ang ayos ng pangungusap. Isulat ito dito sa mga kalapati na hugis dito. Okay? Again, pagpapahalaga at gawain A. Naintindihan ba ang inyong gawain para sa linggong ito? Naway naintindihan ninyo ang aralin natin sa linggong ito at ang mga gawain na kinakailangan ninyong gawin. Huwag kalilimutan na ipasa ito sa Class Dojo upang ma-check ko o makita ko ang inyong mga kasagutan. Naintindihan? Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!